So imagine mo, magpapakabit lang kami dito ng kuryente. Aabutin lang 100,000. Pwede ako, magsasolar na lang ako. No? Nag-solar na ako. Solar na lang. Para after na, maintenance na lang. So imagine mo, magbibil ka ba lagi, no? O minimum, no? Lagi kang may babayaran. Libre ang kuryente dito sa amin. Libre kuryente. Libre din tubig. Yan naman yung goal natin. Libre pa. Shut up. Yan. Lahat, ano? Wow, okay din, no? Cabin mo. Oo. Yan, yun yung ating cabin. Ah, ayos. Buksan ko yung ilaw sa taas. Okay, boss. So, hindi pa tayo tapos mag-setup nito eh. Oo, yun. May ilaw na, oh. Maliwanag na. So yan, solar power na yan, mga anong yan? Oo, solar power to. So yung, ayun nga, nandito yung ating higaan. So kasya kasi dito sa cabin, tapat. Ah, for, good for, ano to, for persons. Oo, for persons. So dito okay. Kasi sa taas, kahit kasya yung dalawa, iba dito natutulog sa sopa. Sa sopa naman, oo. Sa sopa, so yun. Yung ba, iniipon lang to. Pagka kasi summer, nailalabas naman kasi ito. Oo, oh, pwedeng sa labas na lang yan, no? Pagka ano. Oo, oh, sineset up namin, no? Para, ano siya, magkasya ng marami. Mm-hmm. No, pero soon, ano, magpapagawa pa kasi tayo na isa pang cabin. Isa pa, okay. So, hindi pa namin masabi kung i-expand tong cabin o gagawa pa kami ng bago. No, na ibang klase naman. Mm-hmm. Dito ako nakain, no, madalas. Ayan, kasi nag-iipon ako ng itlog, oh. Oh, yan, madami ng itlog dito. So, ito yung fertile egg natin, tsaka yung drama egg. Ito, bantam natin ito, eh. So, yun, tanggalin ko na ito, ispas muna. Oh, yun. Makita naman tayo. Oo, oh, yun. So, dito ako nagpiprefer ng, ano, makakain ko, maiinom. So, meron tayo ditong, ano, yung espresso pot. No, ito, madalas ginagamit sa mga cafe. Mm-hmm. O yung coffee shop. So yan, meron naman tayo dito. Pagka gusto nating magluto, meron naman tayong gasol. Yung chilling. Oh, may gasol din. Ah. Wala talaga silang problemahin sala. No? So yan, pakulutin ang tubig dito. Pwede. Mm-hmm. So pwede rin naman dito yung ano eh. Hindi saksak na ano yung kettle. So hindi ko pala kasi naseset up ng saksakan. Saksakan. So, pag magluluto lamang, kita mo rin yung mga manok sa likod. So manok is everywhere dito. Oh. Ayun, sangga pa. Then ito yung ating banyo nga pala. Oh. So basically yung banyo niya, mga tol, nasa loob din ng ano, ng cabin. So kompleto. So kompleto na 'yan. Parang hassle-hassle. Ayun, yun yung ating banyo. So napakatipid dito. Mm. Ang goal kasi namin is makatipid dito talaga. Mm. So bale, ito yung yan, kasi nag-dyan ako yun. Ah, okay, oh. Dyan ako nag-online. Malungang din mga tol, oh. Ito boss, yung cabin na to talagang solar na siya, no? Solar na, oo. Ikaw na yung nag-install. So meron akong patulong natin, no? So okay. May nakilala naman akong technician. Mm-hmm. So yun, kaya pagka gusto nyo magpa-solar, yun. Mag-PM lang kayo sa akin. Yun! Basta yung malapit lang, ha? Hindi pa namin kaya yung malayo. So sa ngayon, anong area pa? Mga Batangas siguro? Oo, around Batangas. Siguro around Batangas. District 1, no? Oo. Kaya natin District 1. Pero sulit to mga tol kasi nga ang dami niyang, hindi lang naman ilaw yung ano eh, yung napapandar nung solar na ikakabit nila. Bali, ano-ano pa mga appliances, boss ko. Kasi yung aming ilaw, inihiwalay namin para hindi na siya kukonsumo dun sa, ano namin, power station. Mm. So yung power station namin is, kaya niyang pandarin is yung mga electric fan, washing machine. Ang oven hindi kaya, no, kasi ang ating solar is sa 1 kilowatts lang. Kasi ang oven kasi is 1,000 watts, no? Pataas. Mataas yung wattage niya. Malakas sa kuryente ang oven. Halos
kasing lakas na niya ang aircon na 1 horsepower. So, yun yung ganun ang oven. And, yun nga, kung gusto niyo namang, pwede naman kasi aircon din dito eh. So, kaya to. So, hindi pa lang ako nakakabili. Ang aircon is 0.5 horsepower ang piliin nyo, o 0.6. Mm-hmm. Yung kaya dito ng ano. Kasi ang ating is 1 kilowatt. Ah, 0.5 lang pala. O, kasi ang aircon kasi ay pag gumagana, nag-times 2 kasi siya. Mm-hmm. No, sa una. Kasi pag malamig na siya, yun. Pilita na yung ano niya. Pag ganun-ganun na lang. So, yun yung kaya ng ating solar. Pero soon is mag-ano tayo ng 3 kilowatts na solar. Kaya pa kasi tayo maglagay ng power station pang isa pa. Yun. Pag nakompleto natin. So, gano'ng kalaki ito, boss? Actually, ano, maliit lang naman talaga ito eh. So, ito ay 300 square meter lang. No, kasi yung kabilang lote, hindi naman amin yun. Ay, sa buong ano na. Oo, kumbaga, nami-ari nung iba. So, ginagamit lang natin pag simantala lang. Lang talaga ang pag-uusapan no, at effort mo. No, no yan, hindi ko pa pala napakita sa inyo yung ating setup. No, yung setup, tama. So, yung setup ating power natin. So, nakalagay dyan sa likod ng pinto, no, back door. So, yan yung ating setup. Ganito pala to. So, ngayon, so, isang battery pa lang, no. So, kung mapapansin nyo, wala pa akong rep dito kasi isa pa lang yung battery ko. So, kailangan, sa full setup kasi nito, hanggang 4 yung battery. Apat na battery ganyan, malaki. Mm. Ano ang battery niya? Pag ito, na-achieve nyo, promise. Sulit na, no? Sulit, oo. Yung isa din sa dahilan namin kung bakit kami nag-solar. Kasi magpakabit ng kuryente dito, hindi biro, no? Dahil tayo off-grid, malayo yung linya. Marami kang gagamitin na poste para lang makapagpakabit ka. Mm. And then ngayon, nabalitaan nyo naman, tataas pa yung ating, ano, kuryente. Eh, naisip ko, huwag solar na lang. So, imagine mo, magpapakabit lang kami dito ng kuryente. Aabutin lang 100,000. O, di ako, magsasolar na lang ako. No? Nag-solar na ako. Solar na lang. Para after na, maintenance na lang. So, imagine mo, magbibili ka palagi, no? O minimum. No? Lagi kang may babayaran. Ito, isang gastusan lang. So, pagdating naman sa maintenance niyan, boss, Ken, anong ano yan? Wala so, maintenance naman is, madalas naman kasi sa ano solar ang mga battery ang ano parang sa mga sasakyan battery palagi ang sa battery talaga so may ano siya lifespan no so mostly battery is tumatagal siya ng 5 years pero yung mga iba naman natin gamit eh talagang tatagal diyan no not bad 5 years kang walang ano walang babayarang kuryente so yun know, battery lang naman nan eh di ba hindi naman magkakasabay-sabay yung masisira no then alam niyo naman kung magkano lang naman ng mga breaker ano mahal lang naman diyan talaga is yung battery panel inverter so yun yung mga mahal diyan then special niya yung wire natin no so iba yung wire iba yung wire niya malaki kasi yung ano pagdating sa simula sa inverter then pagdating naman sa setup niya ng pag maglalagay na kayong outlet yun yung maliit na medyo may kamahalan kasi itong ganitong ano wire makapal kasi so natural naman yun talaga ano then for safety no kailangan niyo ng breaker para hindi masira yung appliances niyo pati yung ano niyo inverter hindi makaapekto. So then meron din tayong ano, meron pa akong kulang dito. Hindi pa lang namin nilalagay kasi hindi pa dumadating. So meron tayong yung protection no para sa kidlat. Yung mostly yung mga nagkakabit ng solar. Hindi nila alam 'yon. Meron tayong ganun. So pag may kabit na 'yon para kung kumukulog ang kidlat, hindi masisira yung walang problema. Oo. Okay. Apektado rin tayo pag lahat 'yan masisira yan pag tinamaan ng kidlat no. Ayan gano'n, pagkakaya pag nakukulog kidlat, ginagawa ko, pinapatay ko muna kasi wala pa yung ating protection. Order pa natin eh, kasi sa ibang bansa pa yun, magmumula. So, kaya yun, sa Lazada, pwede yun. Yun pwede ko bambanggitin yun. Pwede, walang problema. Shopee, meron din no. Hindi, marami naman online. Oo, madami sa online. True online. Yan ang... Malay mo, padalang kanila, boss, kayo ng ano. I-review mo yung ano daw nila product. Oo, yun no. Yun. Maganda. Kailangan natin sponsor. Sponsor eh. May gustong magpakabit sa'yo, saan ka kukontakin?
Ah, kontakin lang nila ako nito sa kahit doon sa aming Facebook. Mm-hmm. So, kaya pwede naman doon sa aming ano Righteous Backyard page, no, pwede rin, no. So, kami rin naman ang sasagot doon. So, kasi ito naman, pwede rin doon sa aming page ng cabin namin, no, Righteous Cabin. So, yun yung ating ano, pwede tayong mag-message sa kanila, mag-reply, no, through doon, no.